isa ay namang araw na puno ng impormasyon. Pinagyayabang ang natural na yaman upang maiangat ang sektor ng agrikultura. Isinusulo ang pagpreserba ng kalikasan at pinahahalagahan ang pagod ng mga magsasaka. Mga bagay na dapat mong malaman sa pag-aalaga ng hayop. Marami kang aral na matututunan. Kaya't manood, makialam, matuto at pagyaman ng agrikultura. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na! Manood! Dahil sa agrikultura, angat ka! Isang manuntiang umaga mga ka-agrikultura! Kami ang inyong lingkod, Al Francis Mendoza, Maria Rose Nicolas, Tisha Ni Junio. Kayo ay nanunood sa Agrikultura, angat ka! Tayo para sa isang makabuluhang usapan at talakayan. Tiyak na marami tayong malalamang mga impormasyon tungkol sa BSA o ang Bachelor of Science in Agriculture. Narito tayo ngayon sa Central Bicol State University of Agriculture upang makapanayam ang mahalagang tao na magbibigay impormasyon at tiyak na makapagdadala sa atin patungo sa agrikultura. Ngayon, ating puntahan ang ating ka-agrikultura sa bagong gusali ng College of Agriculture and Natural Resources para sa isang panayam sa dekana na si Ginang Amelia R. Nicolas. Magandang araw po, ma'am. Bilang isang dekana ng College of Agriculture and Natural Resources, ano po ba ang kagandahan dulot ng kursong Bachelor of Science in Agriculture? Kung sa kagandahan, ang daming magandang pwedeng mangyari sa estudyante na kumukuha ng BSA or Bachelor of Science in Agriculture na kurso. Bigyan ko lang kayo ng idea, ang BSA, ito yung isa sa, actually ito ang pinakamatanda kurso na ino-offer ng ating universidad. And ito din ang banner program ng CBSUA. Gusto sabihin, ito ang banner program. Isa ito sa pinakamagandang kurso na ino-offer dito sa CBSUA. Kung sa kagandahan, madaming pwedeng maging trabaho ang isang estudyante na nagtapos sa kursong ito. Pwede siyang maging isang espesyalista sa mga insekto, pwede maging plant doctor, pwede maging pest specialist, pwede maging animal scientist, pwede maging agronomist, horticulturist, farming system expert, pwede maging agriculture extensionist, at madami pang iba. Isa sa masasabi ko na kagandahan ito is hindi yata itong kurso ito pwedeng matanggal, no, forever. Dadating ang panahon na mawala ng ibang kurso, pero ang kursong agrikultura ay hindi pwedeng mawala. As a country that is largely dependent on agriculture, because basically we are an agriculture country, isa ito sa dapat talagang bigyan ng atensyon, ng focus ng gobyerno. Paano pa para mas mapaganda? Ang CBSUA, napakaswerte natin kasi naka-avail tayo ng malaking pondo galing sa Commission on Higher Education. Itong pondo na ito ay gagamitin sa isang proyekto na lalo pang magpapaganda ng ating curricula, yung curriculum ng agriculture. Making it more spicy, more attractive, especially to the youth. No? So yun yung pinaka-obheto nung proyekto na binigyan ng pondo ng CHED. At tayo lang ang universidad sa buong Pilipinas na nabigyan ng ganong proyekto para tayo ang magmuna sa pagpapaganda ng lalo pang pagpapaganda ng curriculum ng BSA. So, kung sa kagandahan, sabi ko nga, mawala na ang lahat
na kurso or yung ibang kurso, pero agrikultura ay magiging matatag at talagang ito forever ito na hindi matatanggal. At madaming pwedeng maging trabaho dito. At isa pa, yung mga graduates ng BSA ay in-encourage natin na kayo, no, bilang mga estudyante na kumukuha ng kurso ito, in-encourage namin kayo na to go into business, to venture into business, no, to become employers rather than employees, no, job creators rather than job seekers. So, dinidevelop namin yung curriculum na yon, ini-enhance, papagandahin para mas maging malakas at mas maging kompleto yung estudyante na pag-graduate niya, pwede siyang maging isang agripreneur. So, yun yung pinaka-esensya ng curriculum. Marami pang mga impormasyong malalaman tungkol sa kursong BSA. Tunghayan sa aming pagbabalik. Kaya tutok lang sa Agrikultura, angat ka! Nahihina ka na ba? Sa isang higup pa lang, ramdam mo na ang lakas. Yan ang pinakabagong Coca Loca. Coca Loca, ang bagong energy drink ng bayan. Kayo pa rin ay nanonood sa Agrikultura, Angat Ka! Ngayon, puntahan naman natin ang ating mga ka-agrikultura sa gusali ng AgroSoil para sa isang malinaw na pagpapaliwanag sa field of specialization na sakop ng Department of Landscape and Environmental Management. Ano po ba ang ibig sabihin ng DLEM? Ang DLEM ay kumakatawan sa Department of Landscape and Environmental Management. Ano po ba at ilan po ang field of specialization na nandito sa Departamento? Actually, meron kami dito na sinubo ng maraming courses yung field of specialization. No? Meron kami soil science major. No? Nandito rin ang aming mga plant pathologist major. And syempre, meron kami dito entomology major. No? Nandito rin ang agroforestry and ayun, mga hanggang agroforestry. So, meron kami apat dito. No? Maaaring po bang ipaliwanag ang bawat isa? Ano po ba ang mga benepisyo ng dulot nito sa mga estudyante? Pagdating sa benepisyo, marami tayong makukuha sa mga lalot-lalot. Itong mga field of specialization na binabanggit natin na may kinalaman sa agriculture. Diba? Halimbawa, kung ikaw ay isang entomologist, marami ito may tutulungan sa mga mag-aral. Unang-una, kapag entomologist, kung pwede kang magtayo ng iyong sariling business sa pamamagitan ng mga sambing farm. Diba? Pwede rin tayong magkaroon ng butterfly house raising. No? Samantalang kung ikaw naman ay nasa field ng pathologist, pwede kang magkaroon ng sariling business pamamagitan ng mushroom production. Pwede rin yan. No? And ganoon din sa soil science. Sa soil science, hindi lang naman lupa pinag-aaralan dito. Even kung paano ito nakakatulong sa papapalago ng natural. So, sa agroforestry, again din. Malaki rin ang naituturo ng agroforestry sa mga mag-aaral natin. No? Natututo sila sa mga landscaping and even sa mga soil science. Ano-ano po bang mga proyekto ang may sa katupanan ng DLEM para sa mga estudyante nyo? Pagdating sa mga proyekto, marami na ang nagawa ang department namin. Kung tatanungin ng aming team chairman, siguro wala siya ngayon, ano? Pero kung tatanungin niyo po, marami na ang mga nagawa ang DLEM. Unang-una, meron kami mga extension project na mga nakakatulong daw na sa mga community, ito sa mga small farmers natin. Gumagawa po kami department niyan. And meron kami mga research na kung saan pinag-iibayo yung sabi natin yung kaalaman at kausaya ng mga kabataan natin, diba? Meron kaming research sa bees and meron kami rin sa mga butterfly. Makikita nyo, meron din sa mga mamaya tingnan natin. Ano-ano po ba ang mga pasilidad na mga nasa DLEM na makatutulong sa mga mag-aaral ng CSEA? Meron kami ditong mini library na kung saan po pwedeng mag-aral ang mga mag-aaral natin. Meron din kami dito laboratory, no? Laboratory room na kung saan po pwedeng magkaroon o magkandak ng mga bata na kanilang research. And meron din kami dito bahay kubo na kung saan po pwedeng gawin na pahingahan ng mga mag-aaral natin kung sakaling gusto nilang mag-relax. So, ang tawag namin doon ay
student center, na may student center. Kung bibigyan ka po ng pagkakataon na manghikay at karatang piligin ang kursong BSA, paano mo po ito gagawin? Simple lang, alam naman natin na ang BSA ay kumakatawa dun sa mga nag-aaral pagdating sa agriculture, di ba? So, kung titignan natin, nais ko lang ipaliwanag sa lahat na ang agriculture ay ang backbone ng ating ekonomiya. Kung wala agriculture, hindi makakatayo ang ating ekonomiya. So, dapat maayos na may paliwanag natin sa mag-aaral para nang sa ganun marami pang mahikayat na mag-aaral ng agriculture. And gusto ko malaman ng lahat na ang agriculture po ang natatanging pag-asa upang mapakain natin, lalo na yung lumulubong populasyon ng ating bansa, di ba? So without agriculture, baka magkaroon tayo ng maraming problema. So gusto ko na mamulat ang mga kabataan sa ganito. Maraming salamat at kami magbabalik dito sa Agrikultura, Angat Ka! Nais mo ba na makabagong payo? Ngayon, narito na. Payong na epektibong panlaban sa ulanan, ngayon nasa inyong harapan. Gumamit na ng nag-iisa at kauna-unahang payong na kailangan ng mga kabataan. Payong, plastikado, payong. Kaya, bili na! Rin ang Agrikultura, Angat Ka! Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, dumako naman tayo sa gusalin ng Animal Science upang malaman ang tungkol sa kursong ito. Araw po, sir. Ano po ba ang pinag-aaralan sa Animal Science? Ano po ba ang mga benepisyo nito sa mga mag-aaral? Okay, so, ang pinag-aaralan ng dito ay sa pag-aalaga ng hayop at saka siyensya tungkol sa mga hayop. Yung beneficio nito ay, for example, kung ikaw ay nagtapos ng animal science, yung pwedeng pasukan ay pwede sa private industry. Then, pwede din sa government, yung bawa kami, graduate dito ng animal science. Pwede din natin sa opportunity ng animal science, maraming opportunities locally. Ano-ano pong mga proyekto ang naisa katuparan ng Departamento ng Animal Science para sa mga estudyante dito? So, I think sa mga proyekto, ito yung physical project. Halimbawa, mayroon kaming isang poultry building na ginagamit ng mga estudyante nagtitisis. Then, yung for example, sa joint collaboration, sa animal projects, so isa rin ito sa mga ginagamit na projects sa estudyante para matuto kung paano mag-alaga, paano mag-manage ng hayop, at kung paano i-apply yung natutunan sa animal science subjects at ilagay into practice sa ano-ano pong mga pasilidad na nasa Departamento ng Animal Science na makatulong sa mag-aral ng CBSU? Ano yung building? Building kami for animal science students. Generally, those yung kumukuha ng animal science courses. And aside from that, kaya yung nabanggit ko kanina, meron kami isang poultry building sa likod. Actually, hindi naman sa kalakihan. Kaya lang ginagamit ang estudyante sa thesis at the same time sa laboratory. Then, meron din kaming meat laboratory facilities na ginagamit din sa meat processing at saka slaughtering ng animals. Then, yun, yung collaboration na nabanggit ko rin kanina, yung sa mga animal projects. Kung bibigyan ka po ng pagkakataon na manghikayat para tangkilikin ang kursong BSA or Bachelor of Science in Agriculture, paano mo po ito gagawin? Okay, I think ang pinakasimple at naikling sagot dyan ay gawin halimbawa, yung sarili namin na kami ay nag-aral ng animal science at eto kami ngayon. Ano yung kinakain ninyo na gawa sa hayop, yun ay galing sa animal science. Yun lang.
Maraming salamat mga ka-agrikultura at hindi na namin kayo bibitinin pa dahil narito na ang isang panayam kay Ginang May Lustre, ang tagapangulo ng Agricultural Economics. Magandang umaga po, ma'am. Ano po ba ang pinag-aaralan sa Agricultural Economics? Okay, sa Agricultural Economics, bale, kami yung business part ng College of Agriculture. So, sa aming department, pinag-aaralan namin yung microeconomics, macroeconomics, yung agricultural marketing, yung about sa policy development, and then yung pagsunod na second year, yung taxation, tsaka yung basic na agricultural economics. Ano po ba ang mga benepisyo nito sa mga mag-aaral ng semester? Yung subject namin sa second year, lahat yung tinitake ng lahat ng kurso, ano, maging veterinary medicine, food tech, agricultural engineering, education, at lahat ng mga courses sa agriculture. So, ang nakikita kong benefits, since tinuturo namin doon is yung basics ng economics, tsaka yung marketing. So, natututo yung mga estudyante ng mga basic, like sa ngayon, nakaka-experience tayo ng inflation. So, basta mag-take ka ng basics ng economics, may intindihan mo ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflation. Paano ba siniset yung price sa market? Tsaka yung basic ng supply and demand. Tsaka yung paano mo ibibenta yung mga agricultural products. Paano mag-apply ng innovation. So, kung graduate ka ng CBSUA, so at least equip ka no, pagdating sa mga economics na mga concepts. Ano-ano po ba ang proyekto na nais na katuparan ng Department ng Agriculture and Economics para sa mga estudyante dito? Okay. Kami, taon-taon, meron kaming agri-trade fair na kung saan yung mga estudyante na nagtitake ng Adject 1, so nagbebenta sila ng mga products, mga agricultural products. Naglalagay sila dyan ng mga tent, ng mga stalls, mga tindahan. So, and then, isa pa is yung maliban sa agri-trade fair, meron din sila yung mga extension ng mga projects namin na kung saan tinuturuan namin yung community ng basic ng financial management tsaka ng marketing. Ano-ano po ang mga posibilidad na nasa Department ng Agricultural Economics na makakatulong sa mga mag-aaral ng semester? Mga posibilidad? Kasi ang dami-dami eh. So, hindi mo ano yung mga possibilities. Pero sa amin kasi, once na-graduate ka ng Agricultural Economics, for example, matututo ka kung paano mag-conduct ng research. Number one, yung social research. And then second, matututo kang mag-budget ng sarili mong pera. So basic yun sa amin eh. Once na-graduate ka ng economics, dapat marunong kang mag-budget. Second, kasi napaka-importante sa negosyo, kahit na sa farming, yung basic ng record keeping. Kasi dapat nagkikip tayo ng record para nalalaman natin kung may kinikita tayo o wala. At naiiwasan yung pagkalugi sa negosyo. So, tayo bilang sa agriculture, alam naman natin na hindi lang yung simpleng pagsasaka. Kundi tayo mga graduates ng agriculture, dapat nagbibigay tayo, nag-i-introduce tayo ng innovation sa farming. So, one important part ng kahit na anong business, dapat marunong kang mag-keep ng records. At marunong ka din mag-compute kung magkano yung presyo ng produkto na dapat mong ibenta. At alam mo din dapat kung kailan ka papasok sa market na tutubo ka ng mas malaki. So, kung nabibigyan ka po ng pagkakataon na manghikayat para tangkilikin ang kursong BSA, paano mo po ito gagawin? Pwede na ba akong magsimula ngayon? Simple lang. Kasi ako, graduate ako ng Bachelor of Science in Agriculture. Major in Agricultural Economics. So, dati, wala akong direction kung ano yung gusto kong kunin na kurso. No? Ayaw ko naman magturo dati. So, I took up BSA.
And para sa atin, although konti yung kumukuha ng agriculture sa ibang universities, so siguro sa mga estudyante ano na gusto mag-aral sa CBSUA sa ating university, mag-take kayo ng Bachelor of Science in Agriculture. So, hindi lang dahil ito yung flagship program ng ating university. Importante din kasi na matuto tayo ng mga innovations ngayon sa agriculture. Yung mga problema natin sa pagkain, kahirapan, no? Inflation, malaking mataas na presyo ng mga bilihin, pwede nating masolusyonan sa pamamagitan ng tamang pamamaraan sa pagtanim at matutong magtanim talaga, tamang pamamaraan ng pag-budget, no? At pag-imbento ng mga produkto sa agrikultura na para mas masapatan yung kita ng mga pamilya. So sa akin, wala akong pinagsisisihan, no? Graduate ako ng BS Agriculture. Although ayaw ko magturo, nagtuturo ako ngayon kasi nakita ko talaga dito na yung maganda ang mga activities, and then na-apply talaga yung pinag-aralan. So hindi lang pagtuturo yung ginagawa namin, meron din kami community outreach program kung saan nag-educate kami ng mga nasa komunidad para matulungan din sila na umangat sa buhay. So nagre-research din kami. So napakaganda, and about agriculture. Parang pag nagawa mo lahat yan, talagang fulfilled at masaya ka sa trabaho. So yun. Huwag nang lilipat dahil magbabalik pa ang agrikultura! Angat ka! So when the second is lost, 1, 2, 5. So when the second is lost, 1, 50. At so when the second is nipper, 200. Brand na pangmasa at siguradong abot kaya. Ang Sawanasaki ay tipid sa gasolina. Kaya kahit saan ka pumunta, go lang ng go! Kaya tara na! Sa Wanasaki, iba ka! At para malaman naman natin kung anong meron sa Department of Plant Science, ating panuorin ang isa pang panayam sa dating tagapangulo ng departamento na si Ginoong Jesus Oseya. Sir, ano po ba ang ibig sabihin ng DPS? DPS stands for Department of Plant Science. Isa ito sa apat na departamento ng College of Agriculture and Natural Resources. Ito ang departamento na nag-offer ng mga fields of specialization sa plants gaya ng horticulture, agronomy, agricultural extension, farming systems, ang crop production aspect ng Bachelor of Agricultural Technology at yung general curriculum. Maari po bang ipaliwanag ang bawat isa? Ano po ba ang mga benepisyong dulo dito sa mga estudyante? Una-una, ang agronomy ay tungkol sa mga feed crops gaya ng palay, mais, sorghum, tapos yung mga legumes gaya ng peanut, soybean, at mung bean. Yun ang mga kasama ang mga forages. Yung horticulture naman ay siyempre nagtutukoy sa mga gulay, pagugulay, ornamentals, tungkol sa landscaping, at sa mga fruit trees. Yung agricultural extension ay nakapokus sa mga strategies kung paano mag-educate tayo ng mga magsasaka
base sa mga available technologies. Yung farming systems ay pinagsama-sama ng iba't ibang fields dahil ito ay systems, kaya may posibilidad na may kasama itong animal component, may plant component, crop protection, extension, etc. etc. Yun ang mga fields of specialization na pinag-offer ng plant science. Sir, ano po bang mga oportunidad na naghihintay para sa mga estudyante ng DPS po? Ang estudyante ng DPS ay halos hindi naiiba sa mga estudyante ng animal science, ng landscape and environmental management, ng economics. Dahil sila ay may mga opportunity na makalabas, lalong-lalo na sa panahon ng field practice na sinasabi natin. Ang aming mga field practice na cooperators, nandyan ang Unigreen sa Lipa City, Batangas, ang International Botanical sa Lokban, Quezon, nandyan ang Quezon National Agricultural School, at may chance silang makalabas doon sa programa ng ating paralan in connection with the Embassy of Israel. May pagkataon silang mag-undergo ng training sa loob ng isang taon. Dati-dati, meron tayong cooperation with Hawaii. Sa ngayon, meron tayo sa Japan. Yan ang mga opportunities na hihintay sa mga estudyante ng plant science. Sir, ano-ano ang mga pasilidad na sa DPS na makakatulong sa mga mag-aaral ng CBSCB? Sa ngayon, nandyan ang fields natin, ang lowland rice field para sa mga Bachelor of Agricultural Technology students. Sa mga BSA major in agronomy, meron tayong mga upland dun sa baba kung saan sila nagtatanggap ng mga laboratory activities. So maliban dyan, as an added information, kung mga estudyante ng plant science ay may chance na mag-undergo ng assessment. Nandiyan ang agricultural crop production in situ, horticulture in situ, agricultural crop production in situ. So, pag ang estudyante mayroong qualification na ganito, ang chance nila makakuha ng trabaho ay madali because test na guaranteed po ang mga qualifications. Ayan, napakarami na naman nating natutunan tungkol sa kursong DSA at talaga namang napaganda ng kursong ito. Napakarami palang oportunidad na pwede natin pasukin kapag nakapagtapos tayo sa kursong ito. Maari pala tayong maging isang espesyalista ng insekto. Maari tayong maging isang farming system expert, maging isang animal scientist, at doktor ng mga halaman. Ayan, so napakarami pala talagang oportunidad ang nagbibigay sa atin. Tama. Ikaw ba, Al, ano bang kukunin mo na field of specialization pagdating sa third year? Ako, kukunin ko ay ang soil science kasi gusto ko din magkaroon ng sarili kong laboratoryo kung saan pwede pag-aral ang mga lupa at kung paano mapupunan yung mga mineral dito. Ikaw ba, Tisha? Para sa akin, gusto kong maging agripreneur dahil gusto kong hindi lang ako nagtatanim kundi nagninegosyo din ako. Gusto ko kasi parang may sarili din akong parang kumpanya kung saan doon yung mga pananim ko, doon ko ilalagay sa pinatayo kong negosyo. So, ikaw ba, Maria, ano gusto mo? Ang gusto ko naman ay maging isang farming system expert kasi sa ngayon, meron din kasi kaming lupa na kung saan nagiging isa lang siyang abandonado kasi nga kulang yung kaalaman ng pamilya namin. So, gusto kong gamitin ito para magamit ko rin yung lupa na sa magandang pamamaraan. Ayan. So, bago po natin tapusin ang programang ito, nais po naming pasalamatan ang ating mga kaagrikultura sa kanilang patuloy na panunood at pagsuporta sa programang ito. Nais po rin naming pasalamatan ang mga profesor sa kanilang paglaan ng oras at sa napakagandang dekanan ng College of Agriculture and Natural Resources na si Dr. Amelia R. Nicolas. Hanggang sa muli, mga kaagrikultura, paalam! At laging tatandaan na sa agrikultura, angat ka!